It's Sunday morning, mga master. How are you today? So, ang pasok ko ngayon, alas 7, but medyo madilim pa. Gumising ako alas 5. At mag-prepare na ako ang dumi ng aking tirahan. So, dalhin ko to kasi may re-reviewin ako mamaya dun sa sa training room. Kasi nga, nag-schooling ako no, sa aming company. And then, yan, ready na tayo. Alright? So, yan, check muna natin itong mga kaganapan sa loob. Yan, yan, dumi ng mga sapatos ko. Pasensya na ng mga master, ha. Hindi ko naayos kasi busy tayo. Hindi nga ako nakapag-vlog na, right? Yeah. Maging alerto tayo sa pagbukas ng ating mga pinto, mga master. Yeah, ilalak ko na itong aking pinto at make sure nyo talaga mga master no, triple check nyo yung pinto nyo kung nakalak ba talaga, kasi pag nagkamali kayo dyan, ubos yung gamit nyo. Alright, dito naman sa aming apartment ay mababait naman yung mga local rito at mga kapitbahay ko no, matulungin pa nga sila eh. Pag meron kang binubuhat, tinutulungan kanila pataas, kaya bababa na ako sa aming munting hagdanan. At so far hindi mainit siguro ang panahon. Mapifeel natin mamaya no. Ayun. Wow, ang laki ng moon. But, hindi naman mainit. Ay, hindi naman malamig ngayon. So, hindi na ako nagja-jacket kasi summer pa naman dito. Patungo na tayo sa ating service for go to work. Ano? Kailangan na nating bilisan ang ating paglalakbay. Alright. Eh, may ano na pala. Maliwanag na kasi mag-alas 7 na. Kasi mag-6:30 na pala. So, 7 pa naman yung pasok ko. Pero kailangan nandun na ako no, by quarter. Morning, morning, good morning mga master. Yeah. Sunday ngayon, so pasok ako ng alas 7 no. So, yun. Patapos na rin ang summer dito. Siguro 1 month na lang or half. Approaching to autumn na naman at malamig na naman to. Live yung supervisor namin. Bali ako ang papalit ngayon. Sana makinig sila sa akin. Iba naman kasi yung bisor dito mga master kumpara dyan sa atin. Ang bisor dito, kahit may ganun nga posisyon ka, ikaw pa rin yung manguna sa trabaho. Kung ano yung trabaho ng mga associates na regular, ganun din sa iyo. Hula. Okay. Hindi yung kagaya sa atin pag bisor kasi ano siya nung puro man na siya. Puro mandar. Dito hindi eh. Kung anong posisyon mo, taas posisyon mo, ganun din ka, kadami trabaho mo, no? Kasi, kahit di naman pinapatraining kasi ako ng company ng ganung posisyon, kahit ayaw ko, no? Sinabi ko ilang beses na ayaw ko kaso lang siyempre pag division na yung mag-decide i-grab mo na yung opportunity. Although nag-aral lang ako nung ano nila, kurso nilang supervisor, pero
hindi ako magpapapromote pa supervisor, no? Kasi napaka tricky ng trabaho niya, no? Kamali ka pa sa mga projects, basta mahirap po ang pagiging bisur. Kasi naka 2 linggo na ako na schooling, every week isang beses, and then 2 oras at kalahati yung per session. So medyo kailangan mong makinig. Tapos ayun na nga, pagpapawisan na naman ako tuwing may ganyan, kasi mapapalaban na naman yung English ko. Ay, 1 taon na pala ako rito sa Amerika, mga master. Last August 12, 1 taon na. Parang kailan lang, ang bilis ng panahon, no? Nakaganda kasi dyan sa company na Home Depot, mga master, kasi pag gusto mong gusto mo talaga yung career mo na mag-improve, kahit wala kang degree, basta alam mo yung trabaho, kaya kanila i-promote, kasi may schooling naman, oh. May schooling naman sila. So sa bawat posisyon na gusto mo, may ano dun, iti-training ka, no? So matututunan mo siya kung paano mo i-handle. Sa akin, nakita kasi nila wala akong absent, wala akong late. Then yeah, sa mga projects na kailangan, nandun ako. So yun, binigyan nila ako ng opportunity na ganyan. Pero hindi ko naman yung inaasahan, kasi mas maganda pa rin yung regular associate ko lang, no? Wala kang problema. Pero naka-leave yung bisur, wala akong magagawa, kasi ako yung ongoing training, ako yung kailangan mag-substitute sa kanya, no? Although ilang araw lang naman yun. At saka ano, mga team ko naman, mababait naman sila, eh. Sila, mga master, at sabihin natin ibang lahi sila. Kasi dito sa North Dakota walang races dito. Meron na ilan pero kalimitan sa mga local dito. Mabait sila. So yun nga, ang aga ko pala, wala pang 3 pa lang kami. Last week kasi nandito yung ano namin, regional area manager, no? So napaka unexpected, kasi nga na-meet namin talaga ng personal, kasi minsan ano lang sila, nasa Zoom meeting. And then ayun, tinatanong kami isa-isa ano yung kung mag-stay ba kami sa company, kasi kung mag-stay ka sa company siya, kasi nag-umpisa siya sa cashier and then naging regional area manager siya, no? Loyal siya sa company kasi may 20 na siya na taon, 25 to 27 ata yung tagal niya sa company. So ito, bago na pala uniforme namin pag hindi ako nakapag-vlog, mga master, kasi talagang ano, pagkatapos ko magtrabaho, nag-spark ako, no? So medyo pagod na yung katawan ko, at saka mag-edit pa, tapos magta-transfer pa from GoPro to cellphone. Ay, ganitong buhay dito, mga master, America. Double kayod ka. Kasi kung aasa ka lang sa sahod mo, hindi magka-cash yan. Kulang talaga. Buti nga rito sa amin, eh, hindi masyadong mataas yung cost of living.
kape sa umaga mga master. Oh. Right, dito na lang mga master at update ko ay pagkatapos ng aking trabaho kung smooth ba, alright.